Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ko nagsimula mag-ipon, ano nga ba yung rule na sinunod ko, ano ba yung mga natutunan ko sa mga videos na pinanood ko, ano nga ba ang maganda sa pagkuha ng investment at insurance, kano ba ang dapat ipunin para sa emergency savings, ano ba ang magandang panimula for your investment as a starter, panoorin mo ang video na to. Yan na yan. Ngayon, paano ko nga ba siya sinimulan? Sinimulan ko siya sa pag-research talaga. Kaya itong video na to, kukumbayin ko na dito lahat ng mga natutunan ko based dun sa mga videos na napanood ko din. Kaya hindi ko to kiniklaim, lahat ng isasabihin ko, natutunan ko lang dito sa iba. Gusto ko lang siyang pagsamasamahin. Kasi parang yung mga nauna kasi mas madami pa, mas parang, alam mo yun, yung mga thoughts na hindi naman akma sa edad ko na para kunin, is hindi ko na lang siya kinuha sa video na to. Sinusunod ko sa pag-iipon is yung kinatawag nila na 5, 15, 20, 60 rule. Ano nga ba tong rule na to? Itong rule na to, dinidivide niya yung monthly salary ko para makapag-produce ako ng different types of resources na naitatabi. Kasi, di ba mostly, lalo na kapag unang sahod mo, pagkasahod parang, first time kung makahawak ng ganitong pera para mag-iisip ka na, teka, bibili ako ng damit, bili ako ng pantalon. Madami kang maiisip na bilhin, lalo na kung talagang nakasanayan mo yung pamimili. Kasi kagaya sa akin, mas magastos pa talaga ako nung college kaysa ngayon nagtatrabaho na. Kaya ayun, kapag nakahawak ka na ng pera mo, mas talagang kailangan mo nang matutunan kung paano yung paggastos ng tama. Yun na nga, ano nga ba yung 5% dun sa rule na yun? Yung 5% dun is for your insurance. Bakit nga ba may insurance? Di ba parang purpose nito para mag-ipon? Bakit pa natin kailang mag-alat dun? Isa yun sa dahilan. Isang dahilan dyan is, for example, yung trabaho mo, mostly, nagta-travel ka, masahe ka, from sa bahay to office, mga ganyan. Wherein, hindi natin namamalayan na prone tayo sa mga accidents, sa mga ganon, na parang, kung wala kang insurance, ang mag-handle nun is yung pera mo, di ba? E paano kung wala ka namang ipon, wala kang emergency fund? Paano ka na lang, di ba? Kaya nag-aalat tayo ng 5% para dun. And then, ano nga ba yung next is 15% for your savings? Ngayon, as a starter, nung nagsimula ako, parang iniisip ko, ano bang pag-iipunan ko? Magkano ba yung tatargetin ko para masabi ko na okay na ako sa pag-iipon? Kasi may target ka. Ngayon, ang isasuggest ko na target mo muna is for your emergency fund or your emergency savings, lalo na kung wala ka pa nun. Yun yung pinakauna na dapat is i-prioritize mo muna. Magandang bagay siya, lalo na kagaya ngayon. Year 2020, ano ngayon, April, dahil ito sa virus, di ba? Sa COVID-19, hindi tayo makapagtrabaho. Kung swerte ka na kung nakakapag-work from home ka pa eh. Yung mga ganong instances na, di ba, dapat kung sanang may emergency fund ka, hindi mo problemahin yung araw-araw mo. Alam mo yun? Kahit na different calamities, kunwari nasunugan or bumaha or nagkabagyo, hindi ka makapasok, kahit na mag-absent ka or mawalan ka ng trabaho, at least may emergency fund ka. Yun yung isa sa maganda na dapat ipunin mo muna, lalo na kung fresh grad ka, first job mo, first company mo, di ba? Mas okay na ganun lang muna. Yun na muna yung pag-ipunan mo. Kapag naipon mo na yun, emergency fund mo, okay na. Next na kung anong gusto mong pag-ipunan. Either mag-iipon ka ba for a business, gusto mo bang magkabahay na, o mag-iipon ka para sa kahit ano pa na gusto mo, di ba? Kaya mostly talaga dapat, dun muna. Magkano nga ba yung dapat na ipunin natin for the emergency fund, di ba? Mostly sa mga napanood ko, sinasuggest nila is around 6 months ng sahod mo. Kailangan makover ng emergency fund mo yung 6 months na hindi ka nagtatrabaho. Ito kasi magagamit mo siya sa, 'di ba? Sabi nga, is kapag nawalan ka ng trabaho. Hindi, lalo na kung kagaya sa amin, private yung company nyo, hindi mo masabi na habang buhay may trabaho ka, 'di ba? Kaya importante na ma-save mo yun, yung imagine mo yung sarili mo na 6 months wala kang trabaho. At least kung meron ka ng emergency fund, no? Di okay ka, di ba? Wala kang problema. Yun yung minsan nakukulang sa atin sa Pilipinas eh. Kasi nangyari sa atin, pagkasahod, spend agad tayo. Yun din yung mga parang reflection din ng ibang mga
ibang mga foreigners sa atin, parang sinasabi nila, ha, Pilipino kapag yan, sumahod, agad gastos yan, makikita mo, nasa mall agad yan, namimili agad yan. Yun yung parang isa sa dapat natin i-correct dun sa kung paano tayo mag-handle ng pera. Kaya itong rule na to, maganda siya na starter, lalo na kung estudyante ka pa lang, or mag-graduate ka pa lang, eto feeling ko maganda tong magsimula ka na sa gantong ruling where ninahati mo siya percent by percentage at magkakadisiplina ka talaga kung paano ka gagastos kasi limited na lang yung pera mo. Next, ano nga ba yun? Next, we have 20%. Yung 20%, inaalat naman siya for the investment. Bakit may investment pa? Eto naman is for your for extra income mo din to kasi ang pera, hindi dapat siya inahayaan na natutulog lang. Diba nga, meron na tayo emergency fund. Sayang nga, parang nag-iisip pa ako noon, sayang naman, parang, bakit hindi ko na lang i-invest yung tinabi ko for emergency fund para agad kumikita siya, diba? Yun, parang sa side na to, huwag nating isipin yan. Kasi si emergency fund, diba talaga purpose niya? At si investment, iba din. Extra income lang talaga si investment dito. As of now, kasi magkano lang sahod natin? Imagine din mo kung nasa range ng 10 to 20 lang yung sahod mo, na parang ang hirap, di ba? Parang ang hirap niyang simulan kung agad is i-invest mo lahat sila. Kasi possible kapag sa investment, possible na mag-zero ka doon, possible matalo ka. Kaya mas okay na, yun na muna, 20% na muna yung alat natin doon since nagsistart pa lang naman na tayo. For saving, para simulan lang na magka-discipline tayo sa pera. 30%. Masasuggest ko lang dito is, sa ngayon, sa akin yung pinaka-main na pinaghuhugutan ko for investment is yung sa Pag-IBIG, yung MP2 nila. Wherein yun yung second program nila, iba pa yun dun sa una kasi diba mandatory yung unang program nila. Etong second na to is voluntary naman to. Choice mo to kung sisimulan mo siya or hindi. Ang ruling naman dito, minimum niya is 500 pesos per month. Yun yung starting. Dapat at least nakakapag 500 pesos ka per month yung minimum. And then, 5 years to. 5 years na hindi mo nagagalaw yung pera mo. Kaya kung talagang kailangan mo yung pera, no, dapat wag ka munang, wag mong ilalagay lahat yun sa, dun sa program nila na yun. Maganda to. Nakakasimula ko lang din naman sa kanya kaya wala pa akong ganong feedback pero gagawin, ililink ko din siya dito kapag nagawan ko na siya ng video. Papakita ko sa inyo kung magkano hinulog ko, magkano yung kinita ko. Hintayin natin yung video na yan. Ayun, for the investment, yun lang muna yung masishare ko sa inyo. And then, lastly is yung 60%. 60% is for your expenses naman to. At dito napapasok yung kung nag-rent ka ng bahay, kung namamasahe ka araw-araw sa tubig, sa kuryente, pinibigay mo sa parents mo, doon na sila papasok lahat. No exception, hindi mo pwedeng galawin yung iba. Kailangan disiplinahin mo yung sarili mo na yung 60% lang ng sahod mo yung magagastos mo. Hindi ka pwedeng magbuhay mayaman dito na parang sa 60% na yun, hindi, may savings naman ako eh. Eh hindi, okay lang, may investment naman ako. Hindi natin siya ganun ipo-point para mabuo na at maayos natin yung ruling na to. Kasi maganda siya sa mga starter, kung nagsisimula ka pa lang mag-ipon, maganda na simulan mo siya na ganun, na makita mo na disiplinado ka sa paggastos, di ba? Mas okay siya na ganun. Sa akin, nakita ko siya na nag-i-improve naman ako, parang kagaya sabi nga sa inyo, mas magastos talaga ako ng college. Tapos ngayon nagtrabaho na, parang hindi na. Kasi parang nakita mo na yung value ng pera. Tapos, parang iniisip mo, ayaw mo naman magtrabaho habang buhay, di ba? Kaya, ayun, sinimulan ko talaga siya sa pag-iipon. At, isa pa pala dyan, sa mga natutunan ko is, in terms of insurance and investment, di ba mostly ngayon nagsishare sila parang, meron kami dito, VUL, magkasama na, meron na tong investment, meron na tong insurance. Yun yung parang sinasabi ng iba na wag daw na ding pagsamahin si investment and si insurance. Bakit? Kasi based din sa mga napanood ko, na mas napapamahal kasi tayo kapag pinagsama natin siya. Kapag, for example, si investment magkasama kay insurance, ang nangyayari, napapatungan
yung binabayaran natin. Example, imbis na 1K lang ang babayaran mo per month, ang nangyayari, gagastos ka ng 3K. 3K per month. Na parang, kung ibibase mo sa insurance lang, parang masyado atang mahal kung 3K, di ba? Investment, hindi mo pa siya ganun kaalam. Kahit ako, hindi ko siya ganun kakabisado yung mga VULs na yan. At iba-iba din kasi yung ruling nila. Kaya, pero kung ang gagawin mo is hiwalay, for example, oh, 1K na to for insurance at natira 2K for investment, mas malaki daw yung chance natin na mas kumita pa dito. Yun yung mostly sinasabi sa mga videos na napanood ko, na binibay ko rin tip to sa mga nakakausap ko. Ayun lang, sana nakatulong yung video na to sa'yo, sana hindi ko nasaya yung ilang minuto mo. Mag-ipon ka na ha!